Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay, ayun. Yan na. Oras na. Sala na ng mga balita. Itong issue na dapat salain ho natin. Topic, sangayon ba kayo sa panawagan ng film billionaire na si Loida Nicolas Lewis na magbitiw na si President Duterte at ipasa na ang pagpapangulo kay Vice President Lenny sa dahilang yung hong pangako raw ni President Duterte hindi niya tupad. 3 to 6 months lang daw masusugpo yung drug problem. Oh. Bagkus sinasabi ni Lewis ay parang nagdadahilan daw itong si President Duterte na parang humihingi ng extension. Ito naman si atat na si Lewis na magbitiw ka na. Unsatisfied siya. Hindi siya satisfied dun sa ginagawa pa natin yung Pangulo. Kaya itong ang tanong natin at ang sagot ni Edmond Dapikila Reyes, taong bayan ang naghalal sa kanya. Walang karapatan ang isang filan para manawagan na mag-resign ang Pangulo na hinalal po ng bayan. Tapos na. Ang tapos na, papalapit pa ay ang Peking Vice President na hinalal ng tikos machine. Naku! Shirley Garnica, Loida is a strategic thinker. She would do everything to use her wealth and forward her own agenda. She uses the Filipino community in the U.S. as her army by pretending that she truly cares for the Filipino people. Meron pa. Lewis is one dirty mama, desperate political animal. Yon. Si Jessica Masayaka, isa lamang po siyang langaw sa likod ng kalabaw. At sino siya? Parang hawak niya Pilipinas kung mag-utos ng resign. Danilo Mangila Adyaw, bakit hindi siya tumira sa Pilipinas kahit isang taon lang, lalo na sa Tondo, Maynila? Na mga bahay ay nasa tabi ng estero, makihalubilo siya araw-araw na pamumuhay ng mga tao na isang kahig isang tukha. Si Abdullah, sabi niya, mayaman ka na ma'am, ano pa bang gusto mo? Pati ba naman kinabukasan ng mga anak namin, pangihimasukan mo? Gusto mo bang maging pangulo ang isang babae na wala namang ginawa kundi ngumiti sa harapan daw ko ng camera? So yan po. Masisisi mo ba kung talagang telegenic o photogenic? Yan ang sinasabi nila. Okay. Okay, sabi ho ni Juvenal SG, Lenny doesn't even know what to do as Hadsi Chair and didn't accomplish any in her 5 months. How much more the whole Philippines with a lot of problems in drugs, terrorism, corruption, poverty? Anong gagawin niya? Question mark. Si Mark Penamora, ibigay na lang niya sa masang Pilipinong kanyang salapi at mga ari-arian para magkaroon ng karapatang manawagan ng ganyan. Yun. Si Elmar Bayaras, gusto niya kasi magkaroon siya ng control sa Pilipinas kung si VP ang presidente. Okay, ito si Joey Nubla. Ano bang pakialam ni Lewis sa politika ng Pilipinas? Doon siya nanirahan at citizen siya ng USA. Yun, si X-Riz Ching. Naku po. Ano pangalan ito? May sinabi ho siya na anong gagawin? Nakakapangasawa lang ng milyonaryo. Kala mo naman kung sinong kung sinong powerful na siya. Alam mo niyo, hindi mabasa ni Alex yung sinasabing bawal ang basahin kasi parang kung ayaw niya magbigti, bakit natin pipilitin? Yun lang ito.